Malapit nang makalipat ang mga internally displaced persons sa Marawi City na nakatira noon sa most affected area o sa lugar na pinakamatinding naapektuhan ng bakbakan ng militar at mga teroristang maoti ISIS, hindi na sila pwedeng bumalik dahil diniklara ng danger zone at no-build zone ang nasabing lugar. Isa lamang si Najma na mga binipisaryo ng permanenteng pabahay. Malaking pasasalamat and kaginhawaan na rin po para sa amin, lalo na po doon sa mga ibang membro na doon nakatira sa mga relatives nila at saka doon yung mga nagrerenta na rin po. May mga membro po kasi kami na hanggang ngayon nagrerenta. Sa kasalukuyan ay nasa 243 permanent shelter ang itinayo na nasa tatlong lugar sa lungsod. Bahagya kasing naantala ang paggawa dahil sa banta ng pandemyang dulot ng coronavirus. Sa pagbisita ni Secretary Eduardo Del Rosario ay naipresenta ang permanent shelter na model house sa Barangay Kilala. Ang mga ito ay itinayo sa pangunguna ng UN Habitat na pinunduhan ng Japanese government. Katulong din sa pagpapatayo ng mga nasabing bahay ay ang 55th Engineering Brigade mula sa Armed Forces of the Philippines, target ng lokal na pamahalaan ng Marawi City at UN Habitat na matapos ang nasa 1,000 bahay sa darating na March 2021. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.